Hello guys, kumusta? Kumusta? Sana okay lang lahat, no? Bali guys, update lang tayo tungkol sa Heroes of Mafia. Well, na topic ko na to dati, no, or na-upload ko na, or nagawan ko to ng video, no, yung tungkol sa Heroes of Mafia. Isa tong NFT game na ang gameplay niya ay katulad sa Clash of Clans, no? At medyo paldo yung airdrop nito, no? Hindi ako nakasali nun, na medyo history tayo ngayon. Tapos after noon, nagkamayon silang ruby na pwede natin ma-earn sa game, 100 ruby a day, kung di ako nagkakamali, yun ang limit. Tapos ngayon nga, marami din nag-quit, no? Tumigil, hindi na naglaro sa Mafia kasi nga matagal yung update or yung development ng game, no? Or yung update talaga nila. Tapos ito nga, meron silang positive update ngayon, no? At yun nga, babasahin na natin, no? We have exciting news for our players and Mafia holders. Mafia is proud to officially announce that Phase 2 the next frontier will include the ability to convert Ruby to Mafia and Mafia to Ruby. So bali guys, pwede na daw i-convert yung Ruby natin to Mafia. Alam niyo naman guys, token check agad tayo kung magkana ba yung Mafia. So yun nga, bumagsak na nga si Mafia, nasa 150 pesos siya. Pero malaki pa rin yan para sa isang token, no? Lalo na't yung Ruby guys, ha? Libre yun na pa-farm natin. Okay, so tinan nga natin, history tayo. Ganito nga siya kamahal dati, no? Or sabihin na natin 3 months ago. Mahal to kasi guys, yun, laki. Mabot siya ng 400. Basahin nga natin to. Armor Ruby models allow. Allows for earning inside Heroes of Mafia in a sustainable way to grow the game and Mafia ecosystem together without the hyperinflation and negative effects seen in many other play-to-earn games. Full breakdown of the model will be shown on June 14th with the full reveal of Mafia Phase 2. So, bali, 14 pa pala, no? Yung para, ano? Ano na to nila, guys? Pauna, no? Positive to, guys, no? Kasi yung mga na-farm natin na Ruby, eh pwede natin i-convert, no, sa Mafia. So balik nga tayo dito, no. So, kinuha ko guys dito sa Heroes of Mafia mismo yung link, no. Dito nakita naman natin guys, no, verified siya, meron siyang gold check, kumbaga ibig sabihin na verified organization siya dito sa X, no. Ito dito ako clinic to, no, kasi isa sa mga sample ko ito. Kaya dapat kukuha tayo ng link sa mga official Twitter account nila, Discord, you know. Kasi pag kunwari, nag-search ka lang sa Google or Yahoo, eto, ano, pwede mo itong maklik. Nagkataon lang talaga guys na may MetaMask ako at nadidetect nila, ano. Kasi kung wala, baka dyan tayo makapag-register or talaga. Or kung meron ka ng asset tapos malink mo dyan, pwede mo yung wallet mo, no. Ma-GG ka. Kasi nga kung titingnan mo dito sa official website nila, meron silang sign-in, no. Pwede kang pumili kung anong wallet. Kung nagkataon to yung napasok mo, tapos mag-connect wallet ka, itong phishing na to, alam nyo na. No? Baka mahigop yung laman. No? May mga ganun kasi guys, hinihigop yung laman ng wallet nyo. Once ma-connect nyo, ma-approve nyo, automatic, hihigupin lahat ng laman ng wallet nyo. No? So, ingat-ingat tayo. Pero dito, hindi naman required pa ng wallet. No? Kasi pag diretso tayo sa game, pwede pa naman tayo mag-connect ng Google Play. No? Tinignan ko rin ito, link with Google account. So, Google account lang yung ginamit ko dyan dati. So, mas safe siya, no? Pero ito naman, guys, legit naman to na website nila. Kasi nga, dito tayo kumuha, no? Sa Twitter ng link. So, dito na nga tayo sa game, no? Paano nga ba tayo makakapag-farm ng Ruby? So, ito nga siya, no? Para siyang Clash of Clans lang. No? After nyo makapag-sign dito gamit yung Google, makikita nyo dito may Ruby na akong naipon, no? 1,700. Ang hindi lang natin sure yung exchange rate, no, from ilang Ruby to Mafia. Nakita ko siguro malaking Ruby din ang exchanges, no, kasi para hindi naman to bumagsak, no. Pero positive na rin yan, libre lang naman to na napa-farm, eh. Diba? So paano nga ba tayo makakolect niyan? Hindi lang natin mag-summon syempre ng tao, no, dito. So recruit tayo. Sa mga Clash of Clans OG dyan, alam nyo na, di ba? Tapos, battle. Yan. Need lang natin manalo, guys. Mabibigyan ka lang ng Ruby, guys, no? Pag completely ma-100% mo or masira mo talaga yung base nila.
Kasi kung hindi nyo masisira, walang ruby na makuha. Ang daily limit pala guys ng ruby is 100, no? Kung hindi pa nila in-update. Di lang kasi ako ganun ka-sure ngayon kasi tagal kong hindi nag... Tagal kong dito nalalaro pero nasa phone ko lang talaga siya. Nasa device ko lang, di ko lang talaga nalalaro. At mukhang di ako makaka-100%. Sana maka-100% ako, no? Kasi pag di tayo maka-100% guys, walang mabia na ibibigay, no? Okay, let's see, na 58. Mukhang kaya. Let's go! Yeah, habang naghihintay tayo, no? So, bali guys, sa mga subscriber ko, no? Sa mga walang samang sumusuporta, oh, maraming salamat. Thank you, thank you. At ito na nga. Yun, dali. So, meron tayong 100. At makakuha tayo ng... Oh, okay. 6 ruby na lang. Ibig sabihin, guys, merong nerf na nangyari. No? Ibig sabihin, may adjustment sa distribution ng ruby. Kasi dati, guys, isang game mo na ganito, meron kang 20 rubies, no? Kung di ako nagkakamali. 20 lang yun. 5 game lang yun na panalo, eh. Meron ka ng 100 na limit. So, nangyari ngayon, guys, binabaan nila yung bigay ng ruby, no? Magandang adjustment naman yun para naman hindi bumaba yung price ng Mafia token. Kasi, pag sobrang dali i-farm ng ruby, mas pababa yung babagsak to. Kasi nga, madali yung pag-convert, eh. Madaming ruby. Pero ngayon, nagka-meron siyang adjustment na binabaan nilang distribution dito. Maganda yun, no? Kasi dati 20. Kung di ako nagkakamali, please correct me, no? Kung mali yung pagkakatanda ako. Kung di ako, dati kasi nakakalimang game lang ako, nakaka-100 ruby ako, no? Kaya kung titingnan nyo dito, meron ako 1.7. So, ibig sabihin nun, parang 17 days ko siya linaro. Tapos, tumigil na ako kasi hindi ko naman, wala pa kasing kasiguraduhan, eh. Kasi isa sa mga update natin dati na ito, guys, no? I-click natin to. Ito nga, no? Level 4 headquarters are required to access, ano to? Okay. Headquarters are required to access the Ruby Marketplace, no? Akala lang naman talaga namin na yun, well, lahat naman, yun naman kasi yung unang announcement nila na yung Ruby ay para lang talaga sa NFT, no? Para pambili ng NFT. Separate lang yung mob. Yan, di naman namin naisip na pwede palang i-exchange yun. So, ngayon, dahil nga sa announcement nila na pwede na, no? Pwede na i-convert. Kaya siguro, mas madami maglalaro ngayon at magpa-farm nito, no? So, sa mga interesado, guys, pwede kayong mag-farm nito, no? Safe na safe naman to guys na Heroes of Mafia kasi nga nagda-download to sa Google Play, no? Kung titingnan natin, pwede tong laruin sa Google Play. Meron ata dito, eh. Rekta, no? So guys, no? Pwede nyong kunin yan sa Google Play. Tsaka meron din sa App Store, no? Yan, no? Rekta to sa Google Play. Kaya wala kaya masyadong problema. Pagka-install nyo, register lang kayo ng Google account tapos makapaglaro na kayo. So ito yun, dito naman sa website nila, hindi pa naman ako nag-login, no? Kaya goods lang kahit hindi na muna mag-login dito sa website. Pero idadrop ko rin yung link ng nito, no? Idadrop rin natin tapos yung website nila para kung gusto nyong usisain, no? Or check. Pero itong Google Play, matik naman yan, eh. Search nyo lang Heroes of Mafia dyan sa Google Play Store nyo. Lalabas na yan. Tapos makapag-start na kayo maglaro, no? Sa mga gusto mag-farm ng Mafia token. Wala naman tong investment, libre lang, no? So, kayo na bahala, guys, no? So, maraming salamat nga pala, guys, no? Kung umabot kayo dito sa dulo. Thank you, thank you. Ingat parati and God bless.